Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Ronald Abukad at ang kanyang request ay kumpara ko daw ang air defense ng Malaysia at Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya sa tanong ni Ronald Abukad tungkol sa air defense ng Malaysia at Pilipinas, marami sa ating mga taga-subaybay ang nag-request para ikumpara ang dalawang bansa sa larangan ng military forces. Ito ay sa dahilan na maaring magkaroon ng gira sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas kung darating ang panahon na babawiin ng Pilipinas ang Sabah. At hindi lang ang Malaysia, pati na siguro ang China kung aagawin lahat ng mga teritoryo sa Pilipinas na sa Southwest Philippine Sea. At ngayon mag-umpisa tayo una sa Malaysia. Ang Malaysian Air Defense ay mayroon silang 28 na units na R-27 air-to-air missiles at ito ay tinatawag na Beyond Visual Range missiles at ito ay gawa ng Russia at mayroon pa ang Malaysia na 500 units na R-7S infrared homing missiles na gawa pa rin sa Russia at mayroon pa ang Malaysia na 150 units na R-77 na gawa pa rin ng Russia at ito ay tinatawag na active radar homing missiles. At mayroon pa ang Malaysia na 50 units na M-Sparrow na gawa din ng US at ito'y active radar homing missiles at mayroon pa ang Malaysia na EIM or M9 Sidewinder na galing pa rin sa US na kung saan mayroon silang 210 na units at ito ay infrared homing missiles at mayroon pa ang Malaysia na AIM 120 MRAM na galing pa rin sa US na kung saan mayroon silang 30 na units. At ang Malaysia ay mayroong mga surface-to-air missiles na kung saan mayroon silang 60 na units na KH-29 at ito ay anti-radiation missiles na gawa pa rin ng Russia. At mayroon pa ang Malaysia na KH-31P na gawa pa rin sa Russia. Mayroon silang 150 na units ang Malaysia. At mayroon pa ang 55 na units na KH-59 na gawa pa rin sa Russia. At ang Malaysia ay mayroon pang AGM-65 Mavericks na galing sa US na kung saan mayroon silang 65 na units at ang Malaysia ay mayroon pang tinatawag na Star Trek, mayroon silang 35 na units na galing sa UK at ito isang manpads at mayroon pa silang Malaysian Starburst 14mm missiles, mayroon silang 75 na units na gawa din sa UK. Ngayon, punta naman tayo sa Pilipinas. Ang Armed Forces of the Philippines, lalo na ang Philippine Navy, ay nakakuha ng malaking weapons para mabalakas ang depensa laban sa mga aerial threats. At ito ang bagong na-deliver na Mistral 3 Surface-to-Air Missiles or SAM. At ito ay gagamitin para sa dalawang bagong Jose Rizal-class frigates. At ito ang pinakaunang surface-to-air missiles ng Pilipinas na may kakayahan na magdepensa sa mga teritory ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Ang Mistral 3 ay gawa ng France. At isa itong infrared homing manpads o tinatawag na short-range air defense or SHORAD missiles na pwedeng isakay sa truck o pick-up vehicles. O pwede rin ilagay sa barko o mga helicopters. At ang kanyang portable configuration kung gagamitin ito as a manpads role na ibig sabihin bitbitin ito ng isang sundalo, yan yung ibig sabihin ng portable air defense system o manpads. At napaka-epektibo nitong depensa laban sa mga helicopters at mga jet fighters gaya ng maraming pinabagsak ng mga helicopters at aeroplano ng Russia na pinabagsak ng mga Ukrainian gamit ang manpads. Ang Mistral 3 or SAM ay may speed na abot hanggang Mach 2.7 at epektibo ito sa range na abot hanggang 6 to 7 kilometers. At ang missiles na ito ay mas matutulin pa kaysa mga bagong jet fighter sa speed na Mach 2.7. Sigurong tatawagin mo lahat ng mga santo, maliit man at malaki dahil siguradong sasabog ang helicopters at aeroplano nito. At ang pangalawang napaka-powerful na weapons ng Philippine Air Force ay ang tinatawag na Spider. Ang Spider ay isang short and medium range missiles na kinakarga ng isang truck at ito'y gawa ng Israel Rafael Advanced System
with the assistance of Israel's aerospace industries. The SR battery includes missile firing units, a command and control unit, Python 5 IIR and under the RF missiles, a missile supply vehicle, and a field service vehicle. Like its SR counterpart, the Spider-MR air defense system offers high mobility and rapid response. It can also be equipped. Ang misas na ito ay may range na abot hanggang 50 kilometers at may speed na abot hanggang Mach 4. Grabe pala katulin at napaka-powerful ang misas na Spider na ito, na pati si Spider-Man ay natatakot nito at magtatago. At ang Philippine Air Force ay mayroong 3 batteries at 18 firing missile launcher. Ang misas na kinakarga ng truck, ito yung Spider. At ang isa pa na napaka-powerful na weapons, at ang Pilipinas lang ang pinakaunang bansa sa Asia na nagkaroon ng ganitong missiles, ito ang tinatawag na BrahMos missiles na gawa ng India at Russia. At ang Pilipinas ay pumirma ng kontrata na nagkahalaga ng $375 million para sa pagbili ng napaka-advanced at sophisticated BrahMos anti-ship missile mula sa India. At inasahan na ma-deliver ang 3 batteries bago matapos ang taong 2022. Ang 3 batteries ay may kasamang 3 mobile launcher units mounting 3 missiles bawat isa, at bawat batteries ay may kasamang vehicles para sa radar surveillance para makuha ang maritime target supports gaya ng missile reloads and command control, at kasama rin sa DEL ang training para sa battery operators and maintainers at ang integrated logistics support package. At ang BrahMos missiles ay doon i-assign sa bagong nabuo na Coastal Defense Regiment of the Philippine Marine Corps. Ang pagbuo ng nasabing regiment ay siyang magproprotekta ng sea lines of communication sa pagitan ng main island at ang subject territorial disputes. Ang BrahMos missiles ay nakapagbigay rin ng land attack capabilities gamit ang GPS guidance. Ang BrahMos missiles ay may speed na abot hanggang Mach 3 at napakatuloy nito at mahirap ma-intercept. Kaya tawagin mo uli lahat ng mga santo, dahil sa sobrang bilis nito ay maabutan ka at siguradong sasabog ka. Aba, magastos ito sa santo. At ang BrahMos ay mayroong range na abot hanggang 400 kilometers. Kaya sa 3 air defense missiles ng Pilipinas, itong BrahMos ang napakatindi dahil ang range nito ay abot hanggang 400 kilometers. Na ibig sabihin, kayang-kaya niya maabot ang gitna ng South China Sea. At mayroon din ang Pilipinas na AIM or AIMS-9LS Sidewinder na galing sa US. At ito'y short-range missiles. At ito'y short-range infrared missiles na galing din sa US na kinakarga ito sa FA-50 jets ng Philippine Air Force. At mayroon pa ang Pilipinas na AIM-65 Maverick missiles na galing pa rin sa US. At ito rin inilagay sa FA-50 jets. At mayroon pa ang Pilipinas na Rocket Sun Sirit. Ito'y laser-guided missiles na galing sa Turkey. At ito'y mabibilis dahil sa pangalan palang Sirit. Sigurong sumisirit ito. At ito rin ay inilagay sa mga eroplano or mga aircraft. At ang Pilipinas ay may isa pang malakas na air defense. Ito rin yung Koryong na 3 batteries na galing sa South Korea. Pero sa totoo lang, pag magkaroon man ng giyera, ang air defense ay unang masusubukan. Huli na lang ang mga ground forces lulusob at pang naval battle. Ang unang aatake ay ang mga eroplano at ibang aircraft, gaya din ng Pearl Harbor noong World War II. Ang unang umaatake ay ang mga eroplano na maghuhulog ng mga bomba at magpaulan ng mga missiles. Kaya napakahalaga na marami kang surface-to-air or ground-to-air missiles gaya ng nangyari sa Ukraine. At ang kasunod noon ay magpaulan ang kalaban ng maraming missiles. Dito natin nakikita na mas marami ang missiles ng pang-air defense ng Malaysia kumpara sa Pilipinas. Kaso mga maliliit lang ito, at lahat ito ay pang-short range lamang ng mga missiles at kinakarga sa mga MRF or multi-role fighter ng Malaysia. Habang ang Pilipinas ay kakaunti, pero napaka-powerful dahil mas long range at mas malaki ang ating mga missiles. Ibig sabihin, ang warhead niya ay mas malaki. Pag matamaan ang isang aircraft, matangki man o mabarko, ay sigurong sasabog lahat at walang matira kahit isang piraso. Kaso lang ang problema, pag ang Pilipinas, kung magkaroon man ng gira sa Malaysia, kung magkaroon man ng gira laban sa Malaysia at mauubos ang mga warhead o missiles, siyempre, kakaunti lang ito dahil ang mamahal eh. Siyempre, bibili uli ang Pilipinas ng mga missiles na ang mahal-mahal.
Nakahalaga ito ng bilyon o piso. Ngayon, o-order ang Pilipinas at ang proseso ng pagbili ng kadagdaga misa sa abot hanggang 3 taon dahil maghahanap pa daw ng pundo at ang mga opisyales ng gobyerno ay maghahanap pa kung sinong magsusupply at dadaan pa ito sa bidding at dito marami na namang kikita dahil sa komisyon. At matapos na lang ang giyera, hindi pa ma-deliver ang misas. Ganun din ang nangyari sa Battle of Marawi noong 2017. Ang mga sundalo ay walang helmet at body armor, kaya maraming namamatay. At ang mga supplier na nalo ay konektado rin sa mga ilang opisyal, kaya ang nangyari ay natapos na lang ang giyera, hindi pa natapos paggawa ang helmet. At nung na-deliver na ito, 2 taon pagkatapos ng giyera ng Marawi, hindi rin ito magagamit dahil ang ninipis, dahil substandard ang ginagamit, dahil maraming gustong kumita eh. Kaya kahit na dibumba o airgun ay mabubutas ang helmet. Ngayon kung magkaroon man ng gira at mabilisan, baka ang missiles na i-deliver ay substandard rin na imbis pulbura ay pulburo na lang ang nilagay. Kaya delikado. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating kaibigan gaya ni Kalakbay0824 at ni Jobert Anyag. Hanggang sa susunod, maraming salamat.